Good day, ladies and gentlemen. Welcome to my channel. At ngayon, katanungan naman ang ating sasagutin, Maris Lorden. Tumataas po ba yung G-loan offer kahit di mo pa ginagalaw o kahit di mo ginagalaw? Yung asawa ko nga eh, si may kakilala ko, si Michelle, yung asawa ko po. Meron siyang G-loan offer. Di naman yung ginagalaw yun. Alam mo, 25,000 pesos po iyon. Yes, 25,000 po. So, alam mo yung offer kasi ni G-loan, depende po iyan sa kay G-loan. Depende po iyan kay G-loan kung siya yung mag-offer kasi, di ba, sabi nga po natin, pre-approved or pre-qualified users lamang ng GCash yung pwede po mabigyan ng offer ni G-loan. Ngayon, kung hindi mo ginagamit yung G-loan offer sa'yo, syempre, pwedeng magbago ito, pwedeng tumaas pa ito dahil nakikita ni Gilo na, uy, mukhang okay na user tong si Marisa, no? Offeran pa natin. Tapos talagang heavy user talaga si Maris. Pre-qualified na pre-qualified talaga. Offeran pa natin si Maris ng offeran. Pero ayaw talaga ni Maris. Pero syempre, hindi natin masabi, dumating ang time, kailanganin ni Maris, diba? So meron kang magagamit. Pwede bang mawala? There's a chance pa din na mawala po ito kapag ka, syempre, bumaba na ang iyong performance, bumaba na yung G-score mo, o kaya naman hindi mo na masyadong ginagamit ang GCash mo, pwedeng bumaba or pwede rin mawala. Again, depende po ito sa system generation po ni GCash sa mga G-loan user or GCash user. Tara, sagot ang iyong katanungan, Maris!